Okay, so good morning. Welcome sa MGI, yung ating pong business plan na tinatawag. So meron po tayong 5 ways to earn. Number 1 is yung pong direct selling natin. This is outright, 20%. So kapag member na po kayo, 6-5 nyo lang makukuha yung package. And then ibebenta po natin ang 7-8, meaning to say yung 1,300, ibulsan nyo na po yun. And then, pangalawa, yung direct referral. So, yung nabentahan natin, pag in-encode natin yung pangalan sa system, additional of another 1,300 pesos. So, nahahati po yan sa tatlong e-wallet. Mamaya, i-discuss ko ito. Okay. So, and then, number 3, yung first binary natin na 60% ng 6,500, kaya 3,900. Tapos meron tayong tinatawag na matching bonus and then unilevel income. So, ito yung scenario na gagawin po natin doon sa mobile status account nyo. So, mamili na kayo ng 10 packages, any of your choice, any products of your choice. So, let's say yung 10 packages, hindi pa natin siya binibenta, i-encode pa lang natin sa pangalan nyo, meron na siyang ROI kagad. Okay, so ganito yung gagawin nating structure. So this is you, ma'am Jill. Ako. So, ang gagawin natin, dahil 10 package yan, ganito yung structure na gagawin natin. So let's say, pangalan mo itong 7, so meron kang left na 1 and 2. Dahil may 1-3 ka dyan na direct referral, wala na tayong yung outright na 6-5 kasi account mo naman ito. So, kapag ganito scenario, meron kang left and right, meron kang 1-3 times 2, this is 2,600. Plus 3,900. So, ibig sabihin, yung main account mo, ang babalik agad, 6,500. Dun sa dalawa pa lang, na in-encode natin, under your name. Okay. So, etong si Juan mo, nag-encode tayo ng left and right niya. So, ibig sabihin, same scenario. Meron siyang left and right, may babalik na 6,500 din sa kanya. And then, si number 2 mo, meron din siyang left, meron din siyang right, plus meron siyang first binary of 3,900. So, meron din babalik na 6,500. So, tatlo na kagad yung bumalik. Meaning to say, nung nag-encode tayo ng 7 accounts, parang tatlo yung libre. So, 3 times 6, 5. Ngayon, ang gagawin natin, meron pa tayong natitirang 4. So, ang pinakamagandang structure, ganito yung gagawin natin para ma-maximize natin yung income potential. So, si number 3, ganun din, meron din siyang 6,500. Si number 6, meron din siyang 6,500. Pwede pa kayo compute yung 6,5 times 5. Kasi nandito yung gamit ko yung 32. So, 32 yung total. So, 32,500. Yan yung total na babalik sa e-wallet. Ngayon, dahil mobile stackers ka, may additional ka pa na per package na 260. 260 times 10, so meron pang additional of 2,600. Yes, papasok yun. Automatic sa cash wallet mo. And then, hindi lang yan. Kasi, yung susunod na binary natin, 10%. Yung first binary mo is 60%. So, ibig sabihin, meron pumasok dito na 6. Tama? 6 nga ba? O, 5. 5 pala, I mean. Merong 5 sa left, merong 5 sa right. Kaya lang, since na na-compute na natin yung first binary mo na 39, ang kukompute na lang natin 4. So, ito yung number 3, 4, let's say 5, and 6. Okay, so 4 times 4 times 650, yung 10% ng 6,500. So, 4 times 650, magkano additional? 2,600 din. 2,600. Okay. So, compute mo siya ngayon. 5,200 plus 32,500. Ayun. Ibig sabihin, ito yung total na bumalik sa'yo. 37,700. Ang worth ng products mo is
65,000. Ngayon, pag ibebenta mo yan, kung halimbawa, ikaw lahat ang nakapagbenta niyan, eh, 7-8 mo siya ibebenta. Ibig sabihin, may 78,000 ka nang bumalik sa'yo, plus meron ka pang additional na 37,700. Ang maganda, pag include pa lang po natin yan, papasok na kagad yan sa e-wallet mo. So, paano, kailan mako-convert? Bawat bibili sa'yo ngayon, halimbawa, ako, bibili ako, client mo ko. So, yung 7-8 ko, automatic, outright mo na yun. Ibabawas natin. Ito kasi, ito yung kinita mo dito sa e-wallet mo, ito yung gagamitin mo ngayon, login, na pang-invode mo para malilagay sila sa structure. So, ganun ang gagawin natin. So, ang gagawin natin, pag halimbawa, nagamit natin yung codes mo, di ba? Or yung e-wallet mo. Ngayon, ako bibili, dito mo ako pwedeng i-position. Or dito. So, pagka naparisan pa natin yan, basta ang ibibigay sa'yo dyan, meron ulit ito 6.5. Ito, meron din 6.5. Tapos, magbabinary na naman yan dun sa main account mo, and magbabinary yan dito. Sa dalawa mo. So, yun yung maganda. At ang maganda ito, yung pong unilevel income natin. Sa unilevel income natin, di ba usually, pag sinabing unilevel income, ito yung merong maintenance. Tama. Pag hindi tayo nag-maintain, wala tayong income. Sa unilevel income natin, iba. Walang requirements. Ibig sabihin ng walang requirement, let's say, eto po kayo. Ganito yung structure nyo. Sumali ako sa inyo. Dito nyo ako nilagay. Okay. Mula dito, sa akin, halimbawa, nag-register lang ako. Nalagyan ako ng spillover from 6th level ko hanggang 25th level. Meron akong kita per entry na 32 pesos and 50 centavos per entry na walang requirements. So, ganun ka-generous yung company natin. So, parang, halimbawa, is, siyempre ako, malakas sa direct sale. May benta ko. Yes. So, doble yung kita mo. Hindi naman siya mag-member, i-entry package pa lang. Oh, pwedeng gamitin mo na lang sa, ano, sa pangalan nyo na lang. Oo, entry package. Yes. Diba? Kasi parang ginagamit ko for direct sale. Tama. Parang magiging organization ko. Puro is, account nyo. Oo, mali account. So, doble yung ano nyo, yung income. Pera, hanggang 7 lang yun. Maximum of 7 per account. Per name. So, okay na po. Pero mas okay yun, na kaysa mag-repeat purchase, kasi pag nag-repeat purchase, pareho yun. Parehas lang din. 6-5 lang. I-entry mo na lang, may binary yes, pa. Tama. May bangga ka pa. May bangga ka pa. Kasi pag ano, walang bangga pa. Pag hindi mo kasi siya in-encode, sayang. So, katulad na lang yung 37,700, paano siya ipipay out? Ayun, pag may bibili ngayon, outright na yung ano mo. Outright na yun. 6.5 lang mabayaran. Hindi. Hindi, may payout kasi nyo eh. Pag na-encode mo yung 10 accounts, magkakaroon ka ng 37. E-wallet na 37,700. Ah, kung paano siya ipipay out. O, paano siya ipipay out? Ano makukuha? Ayun, yun nga po. Pag may bibili ngayon, yung pinang-member ko, outright mo na yun. Ah, ibabawas na yun doon sa ano mo. Sa e-wallet. Hindi siya pwedeng i-pay out. Pwede like, mo siya sa banko. Kaya lang 2 weeks maghihintay ka. Mas mabilis yung ano, hintayin mo na lang yun sa mga entry. Tapos ililist ka kasi kukunin ko na lang. Yes, outright na siya. And then, ganito do, ang maganda, ito, meron tayong trading platform. Let's say ako, meron akong cash wallet. Gusto ko siyang ma-convert. Meron mag-i-encode. Ang trading natin, ibebenta mo siya ng 58, ang bilay 65. So may 7 pesos ka per 1 MGI dollar. Yun yung trading platform natin. So kapag halimbawa, etong structure na to, dumami na tayo. Sabi ko nga kaya, no, kay Kate, mag-download siya ng GCash. Kasi dito natin pagaganahin yung trading platform. Halimbawa, sa network ko, eh merong gusto niya i-in-cash yung, ano niya, yung cash wallet niya. O, pag binenta sa'yo, 58 lang ang bili mo. Bibenta niya eh. Ang selling natin, 58. Tapos ang bilihan, 65. Ganon.
So 7 pesos per ano, per 1 MGI data. Kaya pag inano natin to, pag na-implement natin to at nagtuloy-tuloy yung ano natin, yung network natin, doon pa lang malaki na yung ano natin, yung income natin para tayo may kanya-kanyang ano, sariling bangko. Maganda peer-to-peer, kaya gagamitin natin si GCash kasi no hassle eh. Tsaka ang 7-Eleven kasi bukas siya 24 hours. And then pwede mong i-transfer from your GCash account to 30 banks na walang charge. So halimbawa, sa Novaliches, eh gusto nilang i-ano, sabihin ko, sige transfer mo lang kay Doc Jin yung ano, sa GCash account niya. Pag natanggap mo ngayon yung ano, yung cash, and then tsaka mo i-transfer naman yung ano, yung cash wallet para makapag-register siya. So yun yung ano natin. Okay na po, Doc? Ilan yung ano, sir, maximum na account? 7. 7 lang. So pwede, gagamit ka ng dami account. Ang maganda, kahit 1 year old, pwede mo member. Lalo na kung ano naman, kung anak mo naman yun. Eh kaya lang, dapat pala at least, ano, yung may ano na, para nakakapirma. Kasi kailangan nung ano eh, yung signature. Kasi halimbawa, meron siyang i-re-request na product at under dun sa name niya, kailangan yun. So, sir, pag nag-SC si Mama, 10 package po, 10, okay. Ano din yun, 10 entry? Yes, 10 entry yun. Kaya lang ang max, any product of your choice. Po, ang maximum lang po is 7 account. Yes. Pari mo, yung that is, apat na account, tama ba? Ibang pangalan na. So, yung sabihin ka, pwede kay hobby mo. Hindi ka makakapag-payout ng buo. Pag may mag-entry, yes. Instead yes. Na ipipay out mo, ileless mo na ileless lang doon. So yung cash outright na, ibubulsa mo na siya. Parang umigat lang din, parang binungo na. Tama. Kumabalik na po. So every time na nag-encode ka, nag-generate siya ng cash wallet, nag-generate ulit siya ng another package. Okay na, wala na. Halimbawa, Dok, ito. Diba, 10 yung package nyo. In-encode lang natin lahat sa pangalan nyo. So, ang nagamit lang natin yung cash wallet nyo. Pero nag-generate siya ng cash wallet. Pero yung package, intact sa'yo. So, halimbawa ako, 10 kami bumili. Ibig sabihin, pag nag-encode ulit tayo, another 10 packages na naman. Pero ang maganda, bumalik na yung tulungan nyo. Kumita pa kayo. Okay na po. Wala nang tanong. Kasi lang yung repeat purchase niya kasi parang useless pag ginamit. Pag ginamit na entry ka yes. Namin. Kailangan so, encode mo talaga siya so, para mas ma-maximize. Magkakamaksin ng 1, 3, tsaka 3, 5 sa binary. Diba? Mas malaki kasi yung makukuha. Kaya lang yun lang. Ikot ka ulit. Pag may bumili, okay. Purchase mo ulit. Kuha. And then, ang gawin natin, Doc, yun nga, kung every week, pag nandito ako, mag-schedule tayo kahit kawalo-walo lang. Tapos FB Live ang gawin natin. Kasi ganyan ang ginagawa ko ngayon, lalo na pagka may mga malaking event. Nag-FB Live talaga ako. Kasi nga, yung campaign natin na at least yung makakapanood nun, kung meron ka mag-aan nakakilala na may glaucoma, mabigyan natin ng libreng ano, eyeglass. Yes. Okay, so thank you so much. May kasi yung brochure.